Magandang umaga sa iyo, Gwen. Magandang umaga naman po, Guro. Bago natin sisimulan ang ating talakayan ngayong umaga ito, ay Gwen, panguluhan mo muna ang ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Gwen, sa iyong panalangin at maupo ka na. At atin nang sisimulan ang ating talakayan ngayong umagang ito. Bago tayo pupunta sa ating susunod na talakayan ngayong araw na ito, Gwen, ay magbabalik-aral muna tayo sa ating tinalakay kahapon. So, ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa pangalan or sa English ay noun. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at ito ay ang mga pangalan ng tao, pook, bagay, at mga pangyayari. Opo, Guro. Ang tatalakayin natin sa umagang ito ay patungkol sa pandiwa. So, ano nga ba ang pandiwa? Pwede mo bang basahin sa harapan, Gwen? Ano ang pandiwa? Ang pandiwa ay ang bahagi ng pananilita na nagsasaad ng kilos o galaw ng simuno ng pangungusap. Ito ay maaaring kilos o galaw ng tao, hayop o bagay. Sa Ingles, ang katumbas ng pandiwa ay verb. Maraming salamat sa iyong pagbabasa, Gwen. So, ang pandiwa rin ay isa sa mga bahagi ng pananalita na kadalasang makikita sa mga pangungusap na nababasa natin ay ang pandiwa. So, sinasabi dito na ang pandiwa daw ay ang mga kilos o galaw ng tao, hayop o ng mga bagay. So, maaari mo ba akong bigyan ng isang halimbawa, Gwen, ng pandiwa? Naglalakad. Magaling! Ang salitang naglalakad ay isang pandiwa. Ngayon ay magbibigay ako ng mga pangungusap na may pandiwa. Maaari mo bang basahin, Gwen, ang unang halimbawa natin? Yes. Tumakbo ang bata papalayo. So, ang pandiwa sa unang halimbawa ay ang salitang tumakbo sapagkat ang tumakbo ay nagpapakita ng kilos. Pangalawang halimbawa, naglaro si na Joyce at Warren sa bakuran. Maari mo bang ibigay ang pandiwa sa halimbawang ito, Gwen? Of course! Oh my God! Ang pandiwa sa pangalawang halimbawa ay naglaro. Pangatlo, umalis sina Rodrigo at Nathaniel habang hindi pa umuulan. Ang pandiwa sa pangatlong halimbawa ay ang salitang umalis, sapagkat ang umalis ay nagpapakita ng kilos at galaw ng isang tao. Apat na halimbawa, ginising ni Aling Mirna at Juna si Kakay ng maaga. Ang pandiwa dito ay ang salitang ginising, sapagkat ginising ni Aling Mirna at Juna si Kakay. Kanina ay nagbigay ako ng pangungusap na may pandiwa. Ngayon naman ay magbibigay ako ng salita na mga pandiwa. Maaari mo bang basahin, Gwen, ang ating mga halimbawa ng pandiwa? Opo, Guro. Takbo, kain, lakad, lipat, luto, bigay, lagay, tulog, upo. Ngayon naman ay tutukuyin natin ang pandiwa sa bawat pangungusap. Una, nagluto sina Georgia at Megan ng masarap na agahan bago sila umalis. So, ang pandiwa sa unang pangungusap ay ang salitang nagluto. At ang umalis. Number 2. Itinaas ni Jacob ang karatula noong lumabas na ang mga pasahero ng eroplano. Gwen, ano ang pandiwa sa pangungusap na ito? Ang itinaas at lumabas.
Magaling! Ang pandiwa sa pangalawang halimbawa ay ang itinaas at ang lumabas. Lumabas at ang salitang itinaas. Pangatlo, sa pamamagitan ng tamang pagkain at ehersisyo, naabot ni Chino ang malusog at magandang hugis ng katawan. So sa pangatlong pangungusap, ang pandiwa dito ay ang salitang ehersisyo. At pagkain. Diba ang ehersisyo ay nagpapakita ng galaw sapagkat ang ating katawan ay ating ginagalaw o nagkikilos tayo. Pang-apat, ipinaghain siya ni inay ng makakain pero hindi niya ito ginalaw. Gwen, maaari mo bang ibigay sa akin ang pandiwa? Ang pandiwa po sa pang-apat ay ipinaghain. So magaling! Ang pandiwa dito sa pang-apat ay ang salitang ipinaghain. Pang-lima, panghuli na ito. Gumising si Salve ng maaga at diniligan ang mga tanim sa likod ng bahay nila. So sa panglimang halimbawa, ang pandiwa dito ay ang salitang gumising at ang diniligan. Yun lamang sa umagang ito at pwede na tayong umalis.